It's a million game as you know. We, tayo, which are alive, or tayo, gano'n mga pismi mo, buhay ka ba? Gano'n mo kaya? Ayun ba sa inyo, hindi nagre-react. Which are alive and remains there because of dito, we remain on earth. Wala ko tayo sa langit. Some people at yet ang rapture, together with them, sino yung them? Yung mga Christian na namatay, katabuin ni Lord sa ipapawin. In the clouds, ha? Hindi sa mundo, ha? Hindi sa mundo. Bakit? Ang second coming ni Lord sa bundok ng Oliba, in Mount of Olives. Pagbaba niya sa second coming, yung Mount of Olives hahati sa gitna. Now, bakit Mount of Olives? Kasi yun ang bundok na pinagalingan niya noon. Diba, umakyat siya? May dalawang tao doon na lumitaw. Sabi nila sa kanya, Men of Galilee, mga taga-Galilea, ba'y kayo nakatayo? Kung paano nyo nakita ang Jesus na yan na umakyat, siya'y bababa. Balik. Eh, umakyat si Lord. So, babalik siya. Anong bundok yun? Mount of Olives. Sabi sa Zechariah 14, ahati ang bundok. Kasi papasok na ang tinatawag na Armageddon. Okay? Now, ano mangyari? Ayan, together. Sino yung together? Ayo. Sino yung together? Ayo, tsaka yung? Namatay. Namatay? Na mga Kristiyano ay Kristo. At teka muna, di ba sabi ni Lord sa Magdalena sa cross, today you shall be with me in paradise. Di ba? Ang paradise lang with yun. Ang totoong namatay kay Kristo, lahat pumunta sa langit. Eh, pastor, malak ba yung katawan niya sa lupa? Bubuhayin. Iba ang kaluluwa, iba ang katawan. Ang katawan ang natutulog. Ang kaluluwa hindi natutulog. Bakit kailangan kunin ni Lord ang katawan? Kasi sa kanya, napakahalaga yun. Siya ang gumawa nun. Eh kayo, minawala kayo ng bagay. It's an importante na bagay, nawala. Nakita niyo, eh di ba masaya kayo? May parable sa Bible, nakita ng babae, matandang babae, yung kanyang hinahanap, tuwa-tuwa siya. Si Lord ganoon din, mahalag ka tayo. Then siya namatay. Ang katawan, pupuntain sa langit, diretso. Pero, ano yung katawan? May redemption. Yun ang resurrection na sinasabi ni Brother Lapidulia. Tama yun. Kanya? So, ang tanong na, kailan mangyayari ito? Yun ang tanong, kailan. Ang mahirap, sa mag-ibang churches, ako naniniwala na tayo lahat dapat kunin ito. Amen? Kasi bahaya tayo. Pero pag mayroong maiwan, eh na, parati akong naghanap, mga kapatid na absent parati, eh, kailangan maging maalam kay Lord. Eh, paano kung gusto mo lang? Eh, paano yan? Mahirap yun. Dapat ang ating pag-ibig sa Panginoon masigbi. Maalam. Di ba ba? Now, yung katawan na kailangan kumunin talaga. Nagkatagpuin niya ni Lord kasama ang ating kaluluwa. Sabay-sabay. Then yun ang tinatawag sa Bible na glorified body. Hindi na magkasakit. Hindi na tayo luluha. Wala na problema. Wala na sakit. Wala na mga sinamanin. Amen? Nakikita niyo? So walang secret. Amen. Ang tanong, alam ba kaya ng mundo ang mangyayari? Siyempre alam nila ng kawalaan. Eh, lang hindi nila alam kung paano nangyari sa atin. Okay? So, yun.